Good afternoon, good morning, good afternoon, good evening at saan man po kayo nandoon. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito pong nangyari, naganap na inauguration ni Vice President-elect at Vice President Sara Duterte Carpio. Napakaganda po na nangyari dahil naging mapayapa at maganda po ang naging mensahe sa ating lahat at sa mga mamamayang Pilipino. Lalo na ho dito, saan man kayo nandoon, dito at sa abroad. Pero bago ang lahat, bago ko natin ipagpatuloyan, muli ko po kayong inaanyayahan na mag-subscribe, mag-follow dito po sa channel na ito, Mike Abe Opinions. Click ang notification bell, like and share po ng mga video ito. Magtulungan po tayo at nang malayo ang ating maabot sa paghatid po ng mga nangyayari, lalo tigit sa ating papasok na administrasyong napakahalaga. Dahil mataas ang expectation. Okay? Tulad po ng sinabi ko, nangyari na nga po ang opisyal na panunumpa o inauguration ng ating pangalawang pangulo, elected Vice President Sara Duterte Carpio o Sara Duterte. At napakaganda po, naging mapayapa pangkalahatan before, during and after ng inauguration sa Davao City. Lahat po ng mga importanteng tao ng ating pamahalaan nandoon ang kanyang buong pamilya with President Rodrigo Duterte. Nandoon din po ang ating President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang pamilya, mga senador, congressman, cabinet secretary at mga diplomatic corps or mga diplomat na kumatawan at nakasaksi. Kaya napuno nga po ang Davao sa dami ng bisita at business community. Nandun po. So, ipinakita muli ng mga kinukulat ng taong bayan sa buong mundo ang kapayapaan, pagkakaisa ngayong inauguration na yan. At ang maganda pong mensahe ni Vice President Sara Duterte ay yung sinasabi niyang, yung pagkukomit niya or pagsasabing ito ang dapat gawin. God, community, and family. Napakaganda po niyan. Sana po ang lahat ng magiging opisyal ng ating pamahalaan pagdating ng June 30, elected, appointed, career official sa papasok na Marcos administration, huwag kalimutan yan. God, country, and family. May malaking pag-asa tayo. Yung mataas na expectation po ng taong bayan para sa pagbabago, tuloy-tuloy na pag-unlad at iba pa, pag yan po yung ating sinundan, ang laki ng pag-asa. Kasi yung sinabing yan ni Vice President at incoming Secretary ng Department of Education, ang ganda dahil siya po yung mag-guide sa milyon-milyong kabataan na mag-aaral sa mga public school nationwide. Eh kung ganyan ang kanyang gusto mangyari, God, country, and family, abay, napakagandang aral nito sa kabataan. Magiging matagumpay po ang kabataan, ang education sa ating bansa. Kahit sinasabi nila, pag galing sa public school, ay iba raw ang dating. Pero ito, may pagmamalaki natin na para ding private school ang mga kabataan sa ilalim ng papasok na administration dahil gagabay ni Secretary at Vice President ang ating mga kabataan. Pati yung di umano ay corruption dyan sa Department of Education, yung kung ano-ano mga projects sa napakalaking pera dyan, malalaman din natin yan at makukontrol. Huwag nating kalimutan, pinakamalaki ng budget ng buong gobyerno ay nandyan sa Department of Education. Dahil sinasabi ng saligang batas, education ang priority. Kaya kahit na sinong pangulo, every year ay napakalaki ng budget na inilalaan dyan. Kaya ho, palagay ko gaganda talaga ang quality ng education ng ating kabataan. Posibleng mabawasan yung iilan na mga pasaway na estudyante, iilan na mga pasaway na mga public school teacher, at yung mga involved naman sa di umano yung katiwalian, mawawala din yan. Dahil iba po ang dating ng ating pangalawang pangulo at incoming secretary. Mukhang may istrikta ang dating. Ibig sabihin, mahigpit talaga siya pagdating sa pamamalakad. May isang salita at hindi pwedeng kung ano-ano ang gagawin no, kung sino man ho na may mga business dyan sa Department of Education. So, napakaganda. At yung tungkol sa illegal drugs, tungkol sa disiplina, tungkol sa tamang pag-aaral at lahat ng gawain ay binanggit. So, hindi gaano kahabaan ang kanyang speech, pero malaman po at puno ng pag-asa, puno ng aasahan nating pagbabago. At mukhang hindi natin gaano rin kilala at ng maraming Pilipino
paano magsalita. Noon ay Mayor Sara, ngayon ay Vice President-elect. Ay ngayon nakita natin dahil live sa lahat ng mga balitaan at social media, lalo tigit, pwede niyo reviewin ang mga sinabi niya, kakaiba, hindi ba? May pag-asa. Dahil nasa puso ang pinanggalingan, ang hugot ng kanyang talumpate ay galing sa kanyang sarili. Balita ko, siya mismo ang gumawa ng speech na yan. Hindi yan gawa ng konsino. Kaya napakaganda, kaya pala ang dating galing sa kanyang sariling kaalaman, observation, programa, dahil siya ay dating mayor at ngayon ay magiging sekretaryo. Kaya hindi rin nagkamali ngayon pa lang. Sinasabi ko na hindi nagkamali si President Marcos na kanyang italaga ang pangalawang pangulo bilang sekretary ng Department of Education. Palagay ko sa dami na mayroong business sa Department of Education, maraming mga department na mayroong ugnayan dyan, na palagay ko yung mapapabilis din, especially yung mga school building. Yan ang nagiging problema ng Department of Education sa mga school building project kasi wala naman silang mga facilities. May pera nga sila. Ang gagawa nun, DPWS. Eh kung nandyan nga po yung Vice President natin, mas mabilis po ang coordination para magawa ng Department of Public Works and Highway at iba pang department na kailangan sila yung gumawa ng mga malaking project under ng Department of Education. Kaya pati yung mga regional director, provincial director, division chief, mga YOSEC, ASEC, at kung ano mang posisyon sa DepEd, palagay ko, malawak ang pagbabago yan. Iba ho ang magiging dating ng pamunuan. Dahil nga ho, sabi nila, ay talagang seryoso, may isang salita, at hindi pwedeng paikutan o hindi pwedeng kung ano man ang plano ng iba. Yan po sa ating incoming Secretary at President-elect Sara Duterte. Ayan ho. So, napakaganda rin, pati yung panahon ay nagbigay din ng nakisama rin sa Davao City. Napuno, balita ko, ang mga hotel, restaurant at ang magandang tourism sa Davao dahil sa dami po ng mga dumalo at nagpunta rin sa Davao mula pa last Friday at mananatili yan ng ilang araw hanggang ngayong Monday at sa kasunod na araw baka nandudun pa sila. At ang atin namang aabangan sana kung ano man yung naging napakaganda na nangyari sa inauguration kay Vice President Sara, yun din ang mangyari sa inauguration gagawin ng ating President-elect Bongbong Marcos Jr. this coming June 30, araw ng Huwebes yan. Yan naman po sa National Museum Building of the Philippines, din nga po sa may Burgos Street at Ermita, Manila, malapit lang sa Manila City Hall. At yung security ng police, military at PSG, palagay ko intact po yan. At lahat, marami hong dadalo dyan. Balita ko, wala pong pasok sa Manila para hindi naman maapektuhan ang mga taong pumapasok sa mahabang maaring traffic epekto ng isang napaka-importanting kasaysayan at event, ang inauguration ng President-elect this coming June 30. Okay? So, pansamantala, yan muna po ang ating maibibigay na update. Kaya po tayo nakabarong ngayon eh, dahil nga po sa inauguration. Next week, magmalaman, nakabarong ulit tayo dahil sa inauguration naman ng ating susunod na Pangulo. Saludo po ako sa lahat ng Pilipino. God bless.